Going on guys, Angelo Carlo Pacho back with another vlog. At sa vlog na to, i-explain sa inyo kung bakit importante gumamit ng bib set or cycling jersey kapag nagbo-vlog. I mean, kapag nagbo-bike. So, itara na natin 3, 2, 1, go! Guys, So ayun guys, pag-uusapan natin ngayon yung bib set or bib shorts or cycling shorts, kahit anong gusto nyo tawagin. So, bakit nga ba to kailangan bilang isang siklista and ano nga ba ang ano na to, ang tawag doon? Epekto sa atin na to bilang mga siklista and kung anong natutulong na to sa atin. So, isa-search natin to dito sa Google kung ano yung definition niya dito. So, eto. So, ayan. Sabi dito, the cycling short and its inner pad. So, eto, cycling short. Saan na natin to? Cycling short, eto. And its inner pad. Ito yung inner pad niya. It's called a chymos to protect the rider from the jaggering vibration from a normal road and off-road conditions. So, pang road and off-road din to. Wearing the short can greatly improve your cycling comfort. Showing off your powerful thighs will be considering the icing on the cake. So, ang ibig sabihin nun guys, ito, cycling short, ito yung ano niya, inner pad. Ito yung sinasabi niyang inner pad. Yan, ito. Inner pad yan guys. So, ito yung parang foam na nagsusupport sa inyo kapag nakupo kayo sa saddle. So, makikita nyo, shape siyang saddle. So, bakit nga ba kailangan ng pad na to? Kasi sasabihin ng mga newbie dyan, meron namang pad yung mga upuan. Bakit kailangan pa? Unang-una kasi, yung mga pad na yon kapag matagal, kung malapit na lang mga less than 10 kilometers ng siguro binabike nyo, comfortable pa. Pero kung umabot na kayo ng 15 to 20 kilometers na, pataas na yun ha. Ano na yun guys? Sasakot niyo yung foot niyo, kahit anong bike man yan, kahit anong ano niyo, mararamdaman niyo. And mas maganda guys, kung may pad yung shorts niyo, kasi nag-deserve to as a second layer of foam. I mean, at saka comfort. So yun, ginawa to for comfort. Second naman, Bakit ganito siya stretchable? Kasi kailangan fit to. Fit to dapat sa'yo para mas hindi siya gumalaw-galaw and mas maganda siyang gamitin. Kasi kapag gumalaw-galaw siya ng dito sa balat mo, pwedeng mag-cause ng chafing and ayaw natin yon. And ito guys, tips ko sa inyo, lalo kapag bago pa lang kayo sa pagbabike, kung magbabike kayo and gagamit na kayo nito, first time yung gagamit, never wear underwear kasi magkakasi ng chafing kasi dito sa singit niya guys, masusugat siya kapag mag-chafing or masusugat kapag nagsuot kang underwear. So, please wag niyong suotin yun. And, ginawa kasi to, to be worn next to the skin. Kasi dapat, sa next to the skin to, so second layer, parang second layer na skin to. And if mag-underwear kayo, hindi siya comfortable, promise, kahit anong gawin niyo. So, dapat gawin nyo doon, never wear underwear. And sasabihin nyo, if dahil yung cycling shorts, walang bulsa, tatanong nyo, saan nyo gagdadalin yung mga gamit nyo na ayaw nyo ilagay sa saddle bag or any kind of bag. So, doon na mapapasok yung cycling jersey. Ito. Yung cycling jersey, guys, kagaya ng cycling shorts, fit din siya, dapat, sa katawan nyo. Para kasi kapag ganito yung suit nyo, gumagano siya sa hangin. So, uncomfortable to. Pero ito, dahil sobrang fit sa'yo, so, mas okay siyang gamitin. And, kung makikita nyo guys, full zip jersey to. Ibig sabihin nun, pwede mo siyang buksan ng buo. So, kapag sobrang inat, buksan mo lang siya buo ganyan. And, magkakaroon na kayo ng ventilation sa katawan. And kung malamig naman, pwede nyo isara to. Sara nyo lang siyang ganyan, hindi na kayo malalamigan. And, pwede pa kayo magdagdag ng layers dito. And, eto guys, pwede kayong mag-suit kayo ng inner shirt. So, meron ding binibenta ganun for cycling. So, eto guys, ito yung sinasabi ko, dito yung tatlong bulsa kung saan nyo ilalagay yung mga gamit nyo.
So ito, tatlong bulsa siya, meron sa gitna, meron dalawa sa side. So, ayun. Sa sobrang laki ng mga bulsa niyan, stretchable pa. Pwede niyo nga na pagkasya ko yung phone ko, sabi ko, ang i-charge pala. Yung phone ko, yung wallet, mini pump, face mask, multi-tool, and yung flitz cover ko sa middle pocket lang. Yung meron pa akong dalawang side pocket. So marami talaga siyang options sa pwede mong lagyan. And natatandaan ko nung unang-unang, ay pangatlong ride ko siguro nun, may bala kasi mag-swimming. So nakapagdala ako ng t-shirt and short dito sa dalawang side. Tapos nakapagdala pa ako ng good morning towel. Dagdag na yung cargo ko na nakalagay sa likod. So sobrang laka talaga ng bulsa niya. So mas advisable na yun yung gamitin niyo kesa kung ano pang gamitin niyo. So mukhang tabingi yung camera. So ayun guys, sorry kung tabingi yung camera, first time kasi gamitin yung Akaso. So ayun guys. So if magbabike kayo or into cycling na kayo, mas maganda tong gamitan kesa everyday clothes lang. So sana nagustuhan niyo ng video na to, sana nakatulong to sa inyo, and nag-switch na ako sa weekly vlog para mas maganda yung content and mas maganda yung delivery ng content sa inyo. And kung gusto niyo pa ng ganito, like, comment, and subscribe. Kita-kita tayo sa susunod na video. So yun lang guys.